Guys, ito nga pala yung ano, assistant kong taga-sukat. Good day sa inyo, mga ka-joyride. So, ngayon, buboy na natin yung bike natin. Oh my God! Wow! So, papakita ko sa inyo yung mga parts na gagamitin natin, yung mga nabili ko sa loob ng isang taon. So, di ko naman binili ito no, ng isang biglaan. So, pag may extra tayo, may extra ang pera, may extra ang budget, bumibili tayo pa isa-isa. Pasimple. NANI?! Pasimple lang, no? So, unahin natin dun sa wheelset. Maxi space. 26 by 2.10. No? So, nabili ko ito sa ano? Sa Striga Bikes. Sa kanilang ano, page. Shopee, yung Harani Mall. So, na dyan yung ano natin, rim, no? So, yung rim na to, Core rim, 24mm, tapos 26R din siya. So, nabili ko naman to sa Taurus Bike Shop sa Marilao. Sunod natin yung itong Cruiser Hubs. Pwede mapalitan daw yung ano, ito. Yung pre-hub body niya, no? So, ito 6 poles to. So, tunog ano din. Tunog may kaya. Ayan. Ayan. So, black lang para generic. Trilis din siya. Ayan. So, standard lang yung ano, spacing. Kasunod dyan, yung ating spokes. No, ano lang to, ragusa. Tapos may kasama na siyang ano, stainless nipples. Nabili ko naman to sa Taurus din, Taurus Bike Shop. Yung Cruiser Hubs pala, nabili ko siya sa Lazada, sa Cruiser Official. Tapos, itong tube natin, kasi hindi siya tubeless yung gulong. So, itong Panaracer tube. So, dalawa din siya. Kasama to nung ano, nung gulong, dun sa Shopee, ng Harani Mall. So, tapos na yung wheelset natin. Ah, meron pa pala. Yung ating rotors. No, so yung disc, rotor disc, no, ano to, Shimano SMRT56, tapos 160mm yung ano niya, tawag dyan, laki ba yun, no, so ayan, dalawa na rin yan, parehas 160mm, so nabili ko to sa Taurus din, Taurus Bike Store. Sunod natin yung frame, so itong frame, Vision. Oo, oh, nakikita nyo dyan. Maliit lang yung space natin. Vision Chase Frame. Ang size daw nito ay yan eh. 15. So, testing natin. Kung tama yung sukat niya. May nang Google oh. Nagugulo. Baba ka muna. Kakat ko na lang dun. Hindi ko na gagalawin. So guys, no, ito susukatin na natin siya. So, ayan, ang laki ng ulo niya is, ano, 4 inches. O, oh, diba? Ang galing eh, oh. Ano lang siya? Ay. Sige. Tuloy mo yan. Bait ka. Oh, galing eh, oh. Gusto ka tayo eh. Oy. Epic. Balik tayo dun sa frame. Sinukat ko siya. Parang 14. So, okay lang naman kung 14 or 15. Hindi naman tayo katangkarang. So, kung 14 siya, okay lang din. So, kung 15, okay lang din. So, ano nga pala, balik natin. Ano siya, hindi siya internal, hindi siya naka-internal, pero meron siya dito. Mga kabita ng mga freno, tsaka dun sa mga cables natin. Tapos, quick-release lang siya dito. So, may drop out. Tapos, yung headset niya, integrated lang to na standard 44mm. So, ayun. Tapos yung tinimbang ko na ito eh.
Dito na lang natin para kita ng walang daya. So 1.86. So ayan. 1.86 yung timbangan. Pero hindi siya ganun ka-accurate yung timbangan na. Sunod natin ay fork. So itong fork natin, second hand lang to. So Epicon 26er din. Tapos may remote lockout siya. Timbangin natin gaano siya kabigat. Epicon Air Fork to. Ayan na. 1.71. So, ayan. 1.71. So, nung pagkabili ko to, mukhang goods naman siya. Ang worry ko lang dito, itong ano. Yung haba ng steering tube niya. So, ang haba niya ay ano, 17 cm. Saka ano siya, tapered siya. So bumili rin ako ng pang convert niya para dun sa headset. So sana maging okay yung conversion. So legit naman to kasi chinek ko yung serial number niya. SR Santor. So lumabas naman na ano, legit siya. Hindi siya peke. Next item natin ay yung headset. Ito yung Mountain Peak. Mountain Peak na headset. Yung conversion niya. From tapered to non-tapered. So, ito. So, okay na yan. Model HS-07. So, ayan. Kung bibili kayo, ito yung hanapin niya. Bili ko to sa Taurus bike shop, bike store. Sama na rin natin dito yung ano, battle pins tsaka yung mismong battle. So binili ko yung ano, Arctic Rival, Arctic 550 ml, so insulated na siya. So di agad mabilis mawala yung lamig ng ano, tubig natin or nung mga drinks natin. Tapos yung Zephal na Wiz. Ito kasi ano siya, pwede mo siyang baliktarin. No? Tapos pasayid yung kuha ng battle niya. So, pag ganyan, pwede mo siyang kunin. Bagay siya dun sa maliliit na frame. Kasi imbis na dito mo sa ibabaw kukunin, nari pa ganun. Pag ganun yung kuha mo. Siya, pagilid. Tapos, itong part na to, pwede mo siyang ibaliktad. So, ito. Ayan. Kung kaliwete ka or kanang ka, kung saan ka kumukuha no, ng tubig, kung saan ka sanay doon, doon mo siya ilalagay. So, bukas, tingnan natin. Paano. Parang ako, sa kaliwa ako kukuha eh. Kaya, ganyan yung ginawa ko. Sige. Okay, next item natin sa drivetrain. So, ito yung kaset natin, 12-speed na Z-Race. So, akala ko ano siya, alo yung panghuli niyang ano, steel din pala. Pero yung likod niya, yung spider niya, alloy siya. So, okay lang naman sa akin kasi mura lang naman natin nabili. Eh. Nabili ko pala to sa Lazada. Lagay ko yung, ano, yung link dyan sa baba mamaya. So, kaset. Tapos, ang kapartner niya, syempre, itong shifter natin. Ito, nabili ko lang to online lang din. Sa tao lang. So, SLX M70-100 yung shifter. Tapos, M70-120 yung shifter. So, ito ay pang tubay. Pang tubay daw to eh. Pero, gagawin natin 1x1x yung setup na gagawin natin. Sabi, max lang daw nito ay 4060 pero i-go-goat link para magkasya dun sa 50T. So, malalaman natin mamaya no, kung
Obra ba o hindi. Tapos yan. So yung chain, nabili ko lang to sa Lazada. Hindi ko na mahanap kung saan ko nabili. No? Wala na yung history. AMC 12 speed. Hindi ko na makita yung link eh. Kung saan ko siya nabili. Pero pagkakaalala ko sa Lazada ko nabili ko. So may missing link na rin siya. So hindi gold yung kinuha ko kasi mas mura tong silver. Silver siya, tapos black yung loob. Ayan. May kasama pa lang gold link yung dun sa Z-Race na kaset natin. So di na tayo kailangan bumili. Yung crankset naman, nabili ko din to sa Shopee naman. Nabili ko siya sa Shopee. Wala na kasi sa Lazada eh. Naka-add to cart sa Lazada. Eh nung bibili na ako, wala. So, naganap ako ng iba. So, sa Shopee ko siya nabili. Ang ano niya, Racework Dream. Ito. 170mm yung haba ng crank arm. Ito yung crank niya sa kabila. So, Dream din. And, so, syempre, parehas lang yan. Dream. Mga tornillo niya ito. Tapos may libre na siyang BB bottom bracket. So, ito. Yung kasama niya ang bottom bracket. No? So, di na rin tayo bibili ng bottom bracket. Kasi may kasama na siya. At may kasama siyang ito. Yung chain ring. Ito eh. Chain ring. May kasama siyang chain ring na 36P. Yung pinili ko kasi 36K na round. Pero ang gusto ko kasi is yung oval. Wala, yung dun sa bundle niya, walang kasamang oval, out of stock na. So narrow wide chain ring. Racework din. Tama ba? Racework 104 BCD. Pero, syempre gusto ko yung oval. So naganap ako ng oval. So titingnan natin bukas kung ano yung pwede. So, nakabili ako ng Decas. So, Decas. Then, Decas na oval. So, mas okay daw yung oval sa ako na. So, piliin natin kung ano yung pwede dyan. Nabili ko pala yung Decas sa Lazada. Sa Lazada, kung tama. Ano? Okay, next item natin yung yung brakes natin, hydraulic brakes. No, so Shimano MP200. Bili ko siya sa MJY Bike Zone sa Gilinto. May istorya pa ako dito sa sa hydraulic brakes natin. Kasi nung bibili na ako, may kiniyama akong shop. Nag-tinap lang ako sa Facebook, tapos may pinima ko siya. Tapos nakita ko, bangkal, may kawayan. Ay, bangkal. Sa bangkal. Kasi sa yung bangkal, meron nun sa may kawayan. So, barangay bangkal. So, akala ko dun. So, yun. Pinima ko. Tapos nung nandun ako, sabi niya, dun lang daw siya sa Bangkal Elementary School. So, nandun ako sa Bangkal Elementary School. Tapos, hindi ko siya makita. Hindi ko din makita yung shop niya. Yung pala, yung bangkal na yun, sa sa Bohol at ginagawa mo sa Bohol Alimod dyan. Ayun, so hindi ko na siya nabili. So next time pag i-complete address niya. So ito yung balik tayo dun sa sa Shimano brakes natin. So hindi ko na bubuksan yung isa. Ano ba to? Ay, yung left to. Sa left yung sa harap, kaya maiksi lang siya. No? Hindi siya ganun kahaba. Ayan, so na-score ko siya sa MJY Bike so sa Giginto. Shimano dun. Okay, dun tayo sa unang-una ko nabili talaga nung gusto kong mag-upgrade. Ito, yung weapon na handle grips. Ito, pinakauna kong nabili, naalala ko. Kasi bala ko nun, na-upgrade ko lang yung bike ko. Yun. Yung
Grabe, reaction ko, baby. Gusto mo gawa kita ang reaction video. Next item natin ay handlebar. So, itong handlebar, bago rin ito. Bili ko siya sa Trisan Cycle. Ito lang to sa may sa amin. Nakita ko lang siya sa ano, sa Facebook, tapos may shop siya. So, sinandaan ko, malapit lang dito sa amin. Alam ko, 800 to. ABR pala yung ano niya, sa top niya. So, 800 niya. 800mm siya. Alloy din siya. Magaan. Hindi ganun kabigat. Ito pa. Okay, ito na. Ayan na. ABR. Advanced Bike Research, kung hindi ako nagkakamali. Partner niyan, ito, Dabam Flota. Flota. Yung stem natin. Bili ko to sa ano, Taurus Bike Shop. Ayan. So, bagay yung itsura niya dun sa frame. Black and white. So, 60mm to yung haba niya. So, tingnan natin kung mag-a-adjust pa tayo kung nakabit ko. Yung pedals natin. Weapon, demounted pedals. Ayan. Steel bearing siya. So, medyo may kabigatan. Pero sabi nila matibay daw ito. Medyo nalakihan nga ako nung nabili ko to. Eh, sabi ko subukan ko muna. Eh, nabili ko to sa ano, Striga Bike sa Running Mall. Kasabay nito yung ano, Maxxis na gulong, yung interior, tsaka ito. So, magkakasabay siya. So, Striga Bikes, malakas. Okay yung support nila kasi ano eh, nung binili ko to sa Shopee, okay pa naman, nag-pack na yung seller, tapos biglang antagal, tapos na-cancel. Yun pala, nabaha yung ano nila, yung warehouse nila sa Valenzuela. So, pini-M ko yung page nila, yung dun sa FB. Tapos, doon ko nalaman na nabaha pala yung ano nila. Kasi biglang nag-vacation yung ano eh. Yung sa Shopee, yung ano nila, store nila. Nag-vacation mode. So, nag-aantay ako, hindi na dumating yung ano, yung order. Tapos, pini-M ko, pinakita ko lang yung order, dun cancel. Tapos, sinabi nung ano nung FB na ano nung kausap ko sa Messenger na ipa-process na lang through ipa-process na lang nila hindi na by through Shopee tapos JNT din. So ayun, okay naman, dumating naman siya. So Striga alam. So yung seat post natin ito, bago din to, no? Bili ko din to dun sa kasabay nung ano frame. So, atomic siya na alloy. 31.6 yung taba nito. So, ito daw yung magandang klase ng ano, seat post. Yung double bolt. Kasi, marami kang ma-adjust dito na position. So, yun. So, okay na yan, atomic. Tapos, may libre ako dun na ano, seat lamp. So, ito. Quick release, libre lang siya. Kaya okay na rin. Tapos yung Velo Saddle. So, Velo Saddle yung may butas para pag umutot ka dyan, lalabas agad. So, Velo Saddle. Okay daw to eh. So, pwede pang long ride. Ayan. So, ito naman, dun naman to sa Crescent Cycle. So, ayan. Mga iba pang bibilin eh, siguro doon na lang. Siguro mga ano, kable, mga housing, no? Mas krasa, yun na lang siguro. So, ayun lang. Buhin na natin yung bike.